Malamang ay alam na alam nyo na ang dahilan kung bakit camouflage ang suot ng mga sundalo at ilan sa mga kapulisan. Ito ay para pagtakpan ang lokasyon, pagkakakilanlan at galaw ng isang mandirigma laban sa kanyang mga kaaway. Pero alam nyo ba na ang taktikang ito ay ginaya lamang ng mga tao mula sa mga insekto at hayop? Kaya sa ating topic ngayon, ating tutukuyin ang top 10 ng mga hayop at insekto na nagtataglay ng pinakanakakamanghang estilo ng pagkocamouflage o kung tawagin ng mga eksperto ay animal and insect mimicry. Panoorin ito hanggang dulo at makikita nyo kung paano gamitin ng mga hayop at insektong ito ang kanilang paligid para sa kanilang advantage. Dito nyo rin makikita ang insektong aakalain mo talagang sanga lamang ng isang kahoy sa nakakamanghan itong pagkocamouflage. Ang isa namang ito ay kamukhang kamukha ng isang dahon at ang isang caterpillar o uod na nagmumukhang makamandag na ahas. Number 10. Mimic Octopus. Ang octopus na ito ay matatagpuan sa Indo-Pacific regions. Ang specialty nito ay ang pagpapanggap at panggagaya ng hitsura ng ibang makamandag at nakakatakot na marine animals para linlangin at takutin ang mga gustong sumalakay sa kanya. Bukod dito ay kaya din niyang gayahin ang kulay at hitsura ng kanyang paligid at ginagamit naman niya ito sa kanyang pag-atake sa mga maliliit na isda. Number 9. Snake Mimic Caterpillar. Sa unang tingin ay aakalain mong isang nakakatakot at makamandag na ahas ang isang ito. Pero sa totoo lang, isa lamang itong harmless na caterpillar. Ginagaya nito ang hitsura ng isang makamandag na ahas para takutin ang mga predators nito, gaya ng lizards at mga ibon. Well, nakakabighani naman talaga ang taktika nito. Ang Snake Mimic Caterpillar ay matatagpuan sa Costa Rica, Mexico at ilang parte ng Central America. Number 8. Deadleaf Mantis. Well, sa pangalan pa lang nito ay alam mo na na ang specialty nito ay ang panggagaya sa mga tuyo at patay na dahon. Tignan nyo naman ang itsura nito. Akala mo talagang tuyong dahon lang na naipon. Ginagaya nito ang mga tuyong dahon bilang isang defense mechanism mula sa mga predators nito. Ang deadleaf mantis ay popular sa Asian countries gaya ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia at iba pa. Number 7. Gaboon Viper. Ang ahas na ito ay isa sa pinakanakakatakot na ma-encounter mo sa kagubatan. Hindi lang dahil sa kamandag na taglay nito, bagkus ang napakagaling nitong pagkocamouflage na halos hindi mo ito agad-agad mapapansin. Kumbaga sa isang sundalo ay isa itong nagtatagong sniper. Ito rin ang ahas na naitalang may pinakamahabang pangil. Ang ahas na ito ay matatagpuan sa tropical forest bed ng Africa. Madalas itong umatake sa gabi at mabagal lang ang mga galaw nito. Perfect ito dahil sa taglay niyang galing sa pagtatago. Mostly ang kinakain nito ay mga ibon at maliliit na mammals. Number 6. Chameleon. Ito ang isa sa pinakanakakamangha at napaka-artistic na estilo ng pagkocamouflage. Ang chameleon ay madalas matagpuan sa parte ng Madagascar. Panoorin ang video paano ito nag-iiba-iba ng kulay depende sa kulay ng kanyang environment. Kaya naman hindi mo ito basta-basta mapapansin hanggat hindi ito gumagalaw. Ang mga mata nito ay kayang makakita ng 360 degrees field of view ng kanyang paligid. Isa sa kanyang pinakamagandang sandata para sa kanyang pag-atake at magpapanggap. Bago tayo magpatuloy, ang isang subscribe at pagpindot ng notification bell ay isang malaking bagay na sa akin, mga kamaharlikans. Number 5. Stick Mantis. Well, ang isang ito ay mapagkakamalan mo talagang isa lamang payat na sanga o tingting. Kung hindi ito gagalaw ay halos imposible mo itong makilala dahil sa napakahusay nitong panggagaya sa kanyang kapaligiran. Kabilang ang insektong ito sa pamilya ng grasshoppers.
Ang pahaba nitong ulo ay nakakatulong sa kanyang pagdi-disguise at nakakatulong din ito sa pag-confuse ng kanyang mga predators. Madalas itong matagpuan sa parte ng South America. Number 4. Leaf Insect. Gaya ng dead leaf mantis, ang insektong ito ay may malapad at flat na katawan. Sa unang tingin ay aakalain mong isa itong normal na dahon. Tignan nyo naman ang nakakabilib na pagkukomoflage nito. Mas magaling ito kumpara sa nabanggit nating dead leaf mantis dahil kaya rin itong gayahin ang mga tuyong dahon at nakikisabay din ito sa agos ng hangin na animoy isang dahon. Sa sobrang nakakabilib na camouflage tactic nito ay pati ang mga ugat ng normal na dahon ay nagagaya nito. Ang insektong ito ay madalas matagpuan sa South Asia gaya ng Pilipinas, mga kapuluan ng Indian Ocean at Australia. Number 3. Pygmy Seahorse. Ang uri ng seahorse na ito ay madalas matagpuan sa Southeast Asia sa parte ng Coral Triangle area. Well, alam niyo na kung saan maraming corals. Dahil ang seahorse na ito ay mapagkakamalan mo talagang coral dahil sa galing nitong gayahin ang paligid nito. Sa totoo lang, aksidente lang nadiskubre ang seahorse na ito noong 1969 sa isang laboratory examination ng isang type ng coral at hindi nila akalain na isa pala itong seahorse. Ito ay ilan sa pinakamaliliit na species ng seahorse sa buong mundo at usually may sukat lang itong 2 cm. Number 2. Wraparound Spider. Wraparound dahil ang uri ng gagambang ito ay naka-wrap o nakapulupot sa mga maliliit na sanga ng kahoy. Basically, dito rin niya nakuha ang kanyang pangalan. Original itong nadiskubre sa Australia. Ang nakakamangha dito ay ang ability nitong gayahin ang kulay ng sanga kung saan ito nakapulupot. At hindi lang iyan, kaya rin itong gawing flat ang kanyang katawan na animoy mukhang parte talaga siya ng sanga. Kung makikita mo ito sa larawan ay medyo nakakatakot ang itsura nito. Pero ang gagambang ito ay ilan lamang sa maliliit na klase ng gagamba. May kamandag din naman ito pero ayon sa pag-aaral, hindi ito may kukonsiderang harmful sa tao. Sa umaga ay nasa mga sanga lang ito at sa gabi naman ito nagsasapot. Number 1 at ang panghuli, Decorator Crabs. Ang alimangong ito ay ang tinaguriang fashionista sa loob ng karagatan. Sabihin na nating sunod sa uso ang alimangong ito. Ito ay may kakayanang idikit ang anumang bagay na makukursunadahan nito sa kanyang likuran na animoy nag-fit ng damit sa isang shopping store. Ang nakakabilib pa dito ay tiniterno nito ang anumang bagay na ididikit nito sa kanyang likuran. Depende sa kulay at itsura ng paligid nito. Dahil dito ay halos imposible mo itong mapansin at makita. Ang matindi pa dito kapag nagpapalit ito ng shell, inililipat din nito ang mga dekorasyon ng kanyang lumang shell sa bago nito. Amazing, di ba? Madalas nitong gayahin ang mga sea urchins at anemones. Dahil dito, mapagkakamalan mo itong seaweed o isang coral kung hindi ito gagalaw. Kung ikaw ay nakasubscribe na, inaanyayahan naman kitang bisitahin ang kaibigan nating channel na si Ka Jopet. Nag-a-upload din siya ng mga kakaiba at nakakatuwang mga videos. I-type lang ang Ka Jopet sa inyong search bar and feel free to watch and subscribe to his channel.